Magandang hapon mga kapatid, back to Bible study, no? Madilim na panahon, maaga yung gabi ngayon, no? Kaya, maawit mo na kay Lord before we go to Bible study, to worship the Lord. No, masasabi natin na kung hinahanap-hanap mo ang salita ng Panginoon, at nag-usap si Lord, masabi mo na Christ is enough for us, no? God is good all the time. God is always there for us. He always laging nagbibigay sa atin ng strength. Hallelujah. Amen. There's nothing in this world.
all of them were watching through this live streaming, and we pray that all of them will be blessed by your word and by your presence, oh God. Thank you so much, Heavenly Father, for this opportunity to learn your word, to study your word. And thank you so much, Heavenly Father, for your great love to us. Thank you for the wonderful message of the song. This is our prayer in Jesus' name. Johnny. Welcome. Amen. Hallelujah. So, thank you to everyone. So, patuloy tayong pupunta sa ating Bible study. And stay lang po kayo dyan. At alam natin na this Bible study is giving us more encouragement, no, sa mga lulos ng hope, sa mga problemado, we need to learn that God is always there to join us or to solve every problem, no. Lahat ng problema ay nandiyan ang Panginoon na patuloy na gumagabay at nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy, dahil ang laban na to sa pandemic is hindi natin laban. Laban ito ng ating Panginoon, napakabuti ng ating Diyos dahil siya ay nagtagumpay na. 2,000 years ago, our Lord, our Savior is already victorious God, no? Kaya nga, minsan lang ba niyang pinagtagumpayan? Yes. Minsan lang niyang pinagtagumpayan tayo. At ang tagumpay na yan ay hindi nalulos, hindi nawawala. But this is maintaining to every one of us na nagpapakupkup sa Kanya. The different lang ay yung buhay natin na minsan din natin naipapasubmit kay Lord. The important things for God, maintaining His blessings to us is yung submit our life to Jesus, because yun ang gusto ng ating Panginoon, yung we submit our life to Him, no? Kasi kung ayaw ni Lord yung nagmamatigas, kung babasahin niyo po ang Bible, bakit ang Israel ay hinayaan na makubkub sila, hinayaan na matalo sila sa mga labanan, no? Kasi nga yung kanilang sinful way ay yung paghari nila sa kanilang puso at buhay. Pero ang Panginoon, pag nandyan siya, no, He is always open arms na nagbibigay sa atin ng paalala, no, to remind us na He is good for us. Ang gawin lang natin is to believe and yung surrender to Him all my everythings. Oh? Kaya, yan. Christ is our advocate. Why? Because Jesus Christ is our advocate. No? Not only 2,000 years, but until now, He is our advocate. What is the meaning of advocate? Advocate, sa Tagalog ay tagapagtanggol. If sa English, another advocate is our lawyer. Oh? Our lawyer, sa ating abogado o abogada, no? Siya yung ating kasama. At alam naman natin, ang abogado, hanggat nandyan ka, ay hindi kanya iiwan, no? Maliban lang sa mga abogado na bayaran, no? Mga abogado talaga na talagang taos sa puso yung pagtulong, ay their advocate is there. But Jesus Christ is our perfect advocate, because He is our advocacy, no? So ang ganda ng ng Panginoon. So God remind us na siya yung ating advocate, no? Siya yung ating tagapagtanggol. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 1 to 3, sabi diyan, mga anak, sinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito
upang hindi kayo magkasala. Ngunit may mga na magkasalaman, may tagapamagitan tayo sa Ama, siya ay si Kristo Jesus, ang matuwid. Siya ang ibinigay na handog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At hindi lang ang mga kasalanan natin, kundi pati na rin ang kasalanan ng buong mundo. So, kita po natin, buong mundo. Tuloy natin, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So, if God is with us, we need to, kailangan nating sundin yung kanyang panuntunan. Ano ba yung panuntunan ni Lord? So, meron siyang in time of Moses, meron siyang 10 utos na ibinigay para yung kanilang pattern, para hindi sila mapalayo kay Lord. No? Kasi kung nasusunod nila yung 10 utos, ay nandun yung blessings ng Panginoon. Kasi yung 10 utos na yon, no, ay kinasihan ng Diyos at dun niya inilagay ang kanyang presence, no? Every time na nasaan yung kaban ng tipan na nandun nakalagay yung 10 utos, no, 2 tapyas na bato na nakaukit doon yung 10 utos, the presence of the Lord, no, kung nasaan yung kaban ng tipan na yan at saka yung utos na yon, kung nasaan yung 2 tapyas na bato na yon, no, nilagay yung kasi sa box, sa kahon, tinatawag na Ark of Covenant, no? Ark of Covenant. Kaya kung nasaan yung Ark of Covenant, ay nandoon yung blessings, doon bumubuhos ang blessings po. Kaya nga dito, makikita natin dito as a connection here, no? Sabi niya, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. But Jesus Christ, ang ano natin ngayon, si Jesus Christ, He is our great na lawyer o nagbigay ng batas. Kumbaga sa ano, siya na yung batas at siya yung pa yung ating tagapagtanggol. Kaya nga, lahat ng ibinigay na yan, si Lord ang batas, kaya dapat lumapit tayo sa kanya, no? Because He is our advocate, siya yung ating tagapagtanggol, no? Kaya napaganda po, Jesus is our propitiation for our sin, no? The sacrifice become the lawyer, no? Siya na yung no, yung nagbigay ng way upang tayo ay tunay ng mapalaya, the perfect of yung perfect na sacrifice para tayo ay mapalaya from the yung ano ng kasalanan, no? Pero what is our part, no? Yung ang part natin, mapatawad ni Lord yung ating sin, yung ating mga kapalpakan sa buhay, no? Sorry for that term. Yung ating mga kasalanan, maano natin, mapapatawad tayo kung it ating isosurrender to kay Lord. Kasi nga, ang Lord ay inaantay lang tayo lagi. Sabi niya sa 1 John 1:9 and 10, sabi diyan, 1 John 1:9 and 10, ngunit kung ipagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo ng lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya, no? Kasi siya lang yung matuwid, eh. Bakit? Siya kasi yung binigyan ni Lord ng Diyos ng karapatan na maglinis lang sa ating mga kasalanan, no? So, paano niya ipapatawad kung hindi naman natin kinukumpis kay Lord yung ating mga kasalanan? Ituloy po natin. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, nakikita po natin dyan, ayaw ni Lord yung sinungaling, no? Kaya nga, ang lahat ay nagkasala. Sabi doon sa Word of God, doon sa Romans chapter 3, verse 23, at walang nakaabot sa kariyan ng Diyos, no? Ito natin nakikita, walang nakaabot, no? Bakit? Mayroon tayong accuser, mayroon tayong nagbibigay ng sin, at mayroong nagtatak sa atin sa kasalanan. From the start, yung kasalanan ni Eva at saka ni Adan, yun po yung tatak ng sin
na ating minana sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno. So, sabi nga ni Lord, doon sa Romans chapter 3, walang, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalahatian ng Diyos. No? At sinabi rin sa Romans 6:23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito ay regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Why Jesus is our advocate person, no? Kasi nga itong kasalanan, ang nagmamay-ari nito ay si Satanas, no? Kaya nga inoffer niya yung kanyang sarili upang malinis na yung ating kasalanan, upang tayo ay malaya ng gumawa ng kabutihan, no? Kasi bakit? Si Satanas? Si Satanas yung ating accuser. So Jesus Christ is our lawyer, but who is our accuser? Si Satanas yung ating accuser, kasi nga siya yung nagahari sa mundong ito, no? Siya yung pinagahari, no? Si Satanas yung ating rebutter, no? Kasi bakit rebutter natin siya? Siya yung bibigay sa atin ng temptation. He is our temptator to make sin. Tama ba yun? To make sin? To take sin? O ano ba yun? To make sin, no? Siya yung nagbibigay sa atin ng temptation para magkasala tayo. Kasi nga, pag nagkasala tayo, mawawalay tayo sa Panginoon at pararusahan tayo ng Panginoon, di ba? Every time na magkasala po ang mga Israelita nung araw, ay nandun agad yung kanilang, nandun agad yung parusa sa kanila, no? Kasi nakakawawa po ang mga Israelita nung araw, kasi nga, isa lang yung kasala. Pag nagkasala yung leader, ay buong bansa talaga yung pinaparusahan ng Panginoon. But the goodness of the Lord ay mayroon siyang mga pinili na mga prophets, mga ginagamit siya to expand the word of God, na mayroong mga tawag ito, kung ano man yung banta ng Panginoon, ay mayroon nang sasabi sa kanila to make warning for them, no, upang patuloy silang manumbalik sa Panginoon. Alam niyo mga Israelita, talagang mahirap, 'di ba, nung araw, kasi nga matigas ang ulo, no? Masakit man pakinggan yung matigas ang ulo, no? Kasi hindi nila pinapakinggan yung mga pahayag ng mga propeta, o bagamat minsan nagagalit pa sila eh. So, ganun ang tao, mga kapatid. But Jesus Christ is always drawn near to us, na patuloy na inaano tayo, no? Siya yung nagtatanggol sa atin, di lang natin alam, no? At makikita natin na ang lahat ng plano ng Diyos ay natupad, no? Natupad dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin at dahil sa pagtupad ng Panginoong Hesus sa kanyang mga pangako, sa pagtupad ng Hesus sa pangako ng Diyos na tayo ay mamahalin ng Diyos. Amen. Sabi sa Revelation chapter 12 verse 10 and 12, pagkatapos narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit at nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili. No, di ba? Nakikita niyo dyan? Jesus Christ is the authorized, no, as our King in our life. No? Sapagkat pinalayas mula na sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos. Sino yung umaakusa? Pinalayas na mula sa langit? Si Satanas. Diba? No? Kaya nga, pag tinanggap natin ng Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, wala na si Satanas sa buhay natin. No? Ituloy po natin. Yan. Umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos. Araw-gabi. No? Araw-gabi talaga. Ang ginagawa ni Satan sa atin ay inuudyokan tayo na gumawa ng kasalanan, no? At minsan pinapaypayan pa niya tayo para maligaw tayo nun sa mga promises ng Panginoon, no? Ituloy natin. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng dugo ng tupa, at ang katotohanan ng ipinangaral nila, hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Kaya nagmagalak kayo, kayong nakatira sa kalangitan, pero nakakaawa kayo mga nakatira sa lupa at dagat, dahil itinapon na riyan
sa inyo si Satanas. Galit na galit siya dahil alam niyang kakaunti na lang ang natirang panahon para sa kanya. That is the way, Panginoon po, mga kapatid, no? We are very thankful to God dahil ipinapakita niya sa atin the advance na mangyayari sa ating inaharap ay, sabi niya dito, nasa pahayag po ito, Revelation, no? The last book of the Bible is God's reveal, no? Dahil sabi ito, galit na galit siya dahil alam niyang kakaunti na lang ang natirang panahon para sa kanya. Si Satanas mismo, alam niya na malapit na siya, no? Na ikulong doon sa dagat-dagatan. Pero ang Diyos lang nakakalam na kanyang muling pagbabalik. Kumbaga sa ano, kung sinabi nga ito kay Satanas, alam niya na malapit kakaunti na lang yung kanyang panahon. So, kunti na lang din yung panahon para tayo yung makapagdesisyon na sumunod sa ating Panginoon. Wala pong takutan, mga kapatid, kundi pinapaalalahanan tayo ng ating dakilang Ama. Because the good time is now na nagpapaalala sa atin ng Panginoon. This is not accident na kayo ay makapakinig. This is not accident na pinaalalahanan kayo ng Panginoon. But ano sabi nito? Luke chapter 22 verse 31, pagdating na ikawalong araw ay tinuli ng sanggol at pinangalan ng Isus. Ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipaglihi. So, our spirit ay lulukob sa atin ng Espiritu ng Panginoon to make alive. Make alive our spirit. No? Sa 31 ng no? Siya yung promise na siyang ating tagapagtanggol, si Jesus Christ, no? At yan yung ano ng Espiritu. From the start, kay David, mayroon na mga revelations about kay Jesus Christ na ipaglihi ng isang babae, kay Isaiah, ipaglihi na siya sinabi na ni Isaiah na siya ay paparusahan para sa kasalanan ng kanyang bayan. Doon din kay propeta Jeremiah, di ba? Nandiyan yung mga prophecy, even doon kay Habakkuk, di ba? Andiyan yung mga prophecy na kay Jesus Christ dahil some more of prophecy about her about his righteousness na siyang magliligtas sa atin. Kaya nga is our advocate person, no? Kaya nga makikita natin diyan, no, sa Romans chapter 8 verse 29, dahil palayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang buong nilikha ay naghihirap na dumarating tulad ng isang babaeng mga anak, no? So anong nangyayari po ngayon? Parang naghihirap ang buong mundo na parang babaeng nanganak. Bakit? Andyan yung pagtitiis natin, andyan yung lockdown, andyan na rin yung mga madaming bawal, no? Hindi ka makalabas pag walang pismas, hindi ka makalabas pag walang pisil, di ba? So may mga multa, no? Saan ka kukuha na yung multa mo? Wala pa nang trabaho eh, di ba? So kung titignan mo po yung kalakaran ng mundo na pag hindi tayo sumunod dito nga lang sa batas ng ating bansa, pag hindi tayo sumunod ay maano po talaga tayo, how much more the ang batas ng Panginoon na siya ang perfect na batas upang tayo ay magkaroon ng perfect place and perfect life, di ba? Kaya nga po dito mayroong kapighatian sa buong mundo, but napakasarap po kung titingnan natin 'yan. Puro reklamo po yung ating ano, kung titingnan natin yung kapighatian sa buong mundo, puro reklamo po yung maano sa atin, no? Pero pag tingnan natin yung revelasyon ng Panginoon na mayroon tayong tagapagtanggol, ipagkatiwala natin sa kanyang lahat. So mawawala po yung reklamo natin dahil alam natin na mayroon tayong Diyos na siyang nag-iingat at nagpapala sa atin. Kaya nga diyan po sabi sa Ephesians chapter 6 verse 11 to 13, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng diablo, sapagkat ang kalaban natin ay hindi sa mga tao kundi
masamang espiritu sa impapawid, mga pinuno ng may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang mamayani sa buong mundo. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras ng dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban, at pagkatapos ng pakipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag, no? So ang laban po na yan, no, ang binigay sa atin ni Lord ay yung authority, no, yung pananampalataya, yung armor of God, no, huwag nating tanggalin yung helmet of yan yung nasa Ephesians, no, huwag nating hubarin, no, dahil para manatili yan sa buhay natin, no, dahil ang Diyos ay mabuti sa atin, dapat ma-realize po natin na siya nga yung ating tagapagtanggol. Hindi lang po siya minsan namatay, kundi minsan nga lang po siya namatay para sa ating kasalanan, but patuloy pa rin gumagawa ang Panginoon sa ating buhay para sa darating na panahon ay hindi tayo magsisisi, no? Kasi pinapakilala sa atin ng Diyos, may mga pangangaral po ng Word of God until right now, na mayroon pong mga nagsishare ng Word of God, nakakinig po tayo ng Word of God, napakabilis na pong ishare ngayon ng Word of God dahil sa nasa multimedia, no, napakabilis po. Kaya nga po, nasa atin kung magkaroon tayo ng interest for that Word of God. So, kung tumalima tayo doon sa Word of God na yan, mga kapatid, ang Diyos ay laging nandyan. Open arms na yakapin tayo. Open arms na iparibisin, no? Open arms na tutulungan tayo, no? Kasi siya nga yung ating tagapagtanggol, eh. Siya yung ating tagapagligtas, di ba? So, bakit siya nabing siya yung ating tagapagtanggol? She is our advocate, siya yung ating lawyer. At bakit sinabi ng siya yung ating savior? Kasi nga ayaw niyo po tayong mapahamak. Yun po. Ang gawin lang po natin is magkaroon ng faith, masumunod sa kanyang utos, at magtiwala sa kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Kasi po, pag na-experience niyo ang ginawa ni Lord sa buhay natin, pag na-experience niyo po ang ginagawin pa ng Panginoon, you much better na may excite po tayo for the next sa next page mo. Bawa sa pag ngayon matutulog tayo, pagbukas ay may enjoy mo, kasi nga ano man kayong another blessings na ibibigay ni Lord for this day, no? Not only na hiningin natin yung protection ni Lord, but hiningin natin yung God open our spiritual eyes upang ma-overlook natin yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Diba? Kaya nga, pagdating ng gabi, ganito po, pagdating ng gabi, bago ka matulog, sabihin mo, no, ay higa ka sa higaan mo, wow, sarap, Lord, ng buhay na iningatan mo sa buong maghapon. There's a lot of work and a lot of mga kabisihan, no? You supply all our needs, no? You supply my strength, no? You supply more techniques how to do my job, no? Kaya God is good always po, no? Kaya we are very thankful na ang Diyos ay laging nangungusap po sa atin at nag-i-encourage na magpatuloy tayo na sumampalataya, magpatuloy po tayo na kumapit sa salita ng Panginoon. In Bible po, nasa Bible po. So, kung nalulungkot ka, wala kang ginagawa, buklatin nyo po. Pampagin nyo na po yung alikabok ng Bible nyo dyan sa bahay nyo, no? At bago ka magbasa ng Word of God, ng Bible, ay mag-pray ka kay Lord na, Lord, pakita mo sa akin yung perfect blessings na maunawaan ko, no? Kasi kung nalulungkot ka, mga kapatid, iniisip-isip mo lang yung kalungkutan. Huwag po niyong pagbulay-bulayan yung kalungkutan, no? Ang anuhin po natin, mga kapatid, ay hanapin niyo po yung salita ng Panginoon. Kung nandiyan na yung kalungkutan, hanapin niyo na po yung Word of God. Hanapin, magbasa po kayo ng Bible, mag-pray, at saka doon ka po mag-i-enjoy. At di mo namamalayan na
nag-enjoy ka na sa Word of God, di mo alam na yakap-yakap mo na pala ang Panginoon at hinayakap ka na pala ng Panginoon. Kasi siya nagbibigay ng solusyon, lahat ng ating problem, at lahat ng mga kakulangan natin sa buhay, siya yung nagpupuno. That is, yan yung laging ginagawa ng ating Panginoon. Every day, every hour, every minute in our life. God is good. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Nakita namin ang iyong kadakilaan. Nakita namin ang iyong kabutihan, O Diyos. Kaya nga po, nasasabi namin na you are enough in our life. Christ is enough in our life, Panginoon. Dahil ikaw nga lang ang nakabad nitong aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang binigay ng Ama upang kami ay yakapin, upang kami ay tulungan sa alat ng aming mga kahinaan, Panginoon. Lord, we surrender to you our life. We surrender to you, God, all our circumstances in our life, Lord. All our problems, O God. We commit to you, O God. Lord, forgive our sin. Thank you with the blood of Jesus, the great cleaning of our sins. Thank you, Father, for your faithfulness. Sa kabila ng lahat na hindi kami tapat, ay ikaw ay laging tapat, Panginoon. You're always there to hug us. You're always there, Panginoon, na patuloy na tinutulungan mo kami in every battle of our life. Yes, O God, we know, but today we know that you are our victorious God. Eh, Lord, nalaman namin na ikaw pala ang Diyos na aming tagapagtanggol. Eh, salamat, Panginoon. Patuloy kang maghari sa buhay namin. Lord, huwag mong burahin ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Ilista mo lagi ang aming pangalan sa aklat ng buhay, Panginoon. Na sa kunting panahon na lang, ay kasama mo kami, Panginoon. Kasama kami sa iyong kakaunin. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Diyos na nakakabatid ng puso namin ng lahat ng nakikinig sa oras na ito. Kung mayroon silang kahinaan, Lord, palakasin niyo po sila, Panginoon. Kung mayroon mga pangailangan, dakilang Ama, kayo pong umabot, dakilang Diyos. Amang banal, anumang uri ng masamang karamdaman sa oras na ito, dakilang Ama. Kung mayroon ang sino mang nakikinig sa oras na ito, Lord, according to our faith, we declare ang complete healing sa kanyang buhay. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na search mo, Panginoon, ang laman nitong aming puso. Lord, linalapit na tinudulog namin sa inyo. Lord, anumang problema ay patuloy namin inilalagay dyan sa iyong harapan. Natanggalin mo to sa aming balikat at ipakilala mo sa amin kung gaano, Panginoon, maging ang magaan na pamumuhay. Lord, ang magaan na pamumuhay ay laging ikaw ang kasama dahil lahat ng aming mga plasanin at mga bigatin, Panginoon, ay ikaw na po ang nagdadala. Dahil ikaw nga po ang great solution whatever ano mga circumstances sa buhay namin. We thank you, Father. We honor you. We worship you. Yes, Lord, we praise you. In the mighty name of our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. So, thank you po sa inyong pag-stay. To God be all the glory. Lahat po ng I cannot expected na God is give us a fluent word, because my prayer is a fluent word from Him. Yung kapakapakinabang na word of the Lord is yun ang fluent na ibigay niya to my voice. At I cannot accept na that yan ay akin salita, but this is God's revelation, no? Voice ko lang ginamit ni Lord, but si Lord ang nangusap. So po, yinakap tayo ng Panginoon ngayong gabi. So, thank you very much. So, shout out natin lahat ng mga nandyan. I enjoy for this shout out kasi nga, even in YouTube, napapakinggan po inyong pangalan. No? No cut po ito na nilalagay natin sa YouTube, no? I share this in YouTube channel because
Gusto ko po lahat ng mga kapanood po ay magkaroon ng interest to the Word of God. At sana pinag-pray namin, no, lahat ng makapakinig is going into processing na sila ay ma-save. But in the Bible study ways and in the social media ways, alam ko pa rin na the Holy Spirit is moving, no, all over the world. Kasi nga pag multimedia and YouTube world ay napakalawak po ang YouTube world. Halos ginagamit na po ng mga tao. Kaya I uploaded this video in YouTube upang ma-share po yung kabutihan ng Panginoon at kadakilaan ng Panginoon. So support us if you share this video, no, share nyo sa mga friend nyo from YouTube, no, para ma-support na rin po. Because after this pandemic, mayroon po tayong mga nag-invite sa atin na pupuntahan, no, mga friend natin, mga pastors, no, may nag-invite nga po na magturo sa Malawi, sa Africa. So malayo na po yon, but sabi ko perfect time ang inano ng Panginoon, kasi nga financial and mahirap. So let's pray for that. But siyempre dito muna sa atin mga kakilala natin dito, share nyo, kasi pag share nyo po yung video ito, parang ginamit na rin kayo ng Panginoon for your friend and para sa mga mahal nyo sa buhay. So God bless po. So shout out kay Mario de la Cruz, kasama ko yan sa ano, sa Multirich dati. Shout out kay Ate Ani Iba, Antonia Iba, ang aking panganay na hipag, sister of my wife, sa Upper Bicutan. Shout out din kay Barry, no? Shout out din kay Paul diyan sa UK. Shout out kay Nanay Inday, Mexica family, kay Bishop, no? Shout out din kay Brother Joel, Pastor Junior diyan sa Australia, wherever you are. Shout out and God call you again. Shout out, sabi ni Ate Ani, watching sama naman sa prayer si Apple sa panganak niya sa doktor dahil mataas pa ang BP niya. So I declare bababa na yung BP niya in Jesus name. Right now in Jesus name. The Holy Spirit touch Apple, no? So declare lang po natin. Magandang hapon, Pastor, sabi ni Nana Inday, and Sister Beth and ECC family. So yan, shout out sa ECC family, adult, youth, basta lahat is welcome for this Bible study. So shout out talaga. Shout out sa ating masipag na president ng faculty staff, si Sir Tonton, no? Pakasipag na ano yan, na president ng faculty staff ng MRTHS. So thank you, sir, for watching. God bless po. Shout out kay Sister Melanie Makatangay Hamandra. I think this is from Aurora province. So thank you, ma'am, for always there to our Bible study. So pasensya na kayo sa mga anak ko, napapa-English ako. So pasensya na kayo sa mga maling mga grammar. Ganyan talaga ako natuto sa English Carabao. So sorry. So shout out kay Ma'am Neng Navarro, best friend of my wife from Dasmariñas, Cavite. So God bless. At yan, mga halaman mo dyan, punta kami dyan para manghingi. So yan, nakita namin yung halaman ko. Shout out kay brother, kay Sir Edwin, at saka kay Apple, kay Joy, saka yung bunso. Yan. Shout out din kay Ma'am Christina Mamillo, no? The GPTA President of MRTMHS. Thank you, ma'am, for always there to learn to our Bible study. So, shout out din kay Ma'am Opel Navarro. At shout out din kay Sir Diego Navarro. Mag-asawang to, talagang pinakita ni Lord yung kanyang kapangyarihan sa kanilang buhay. At patuloy na si Lord yung yumayakap sa kanila. So God bless, ma'am. Ma'am Ophelia Navarro, so God bless. Ang Diyos ang laging mag-iingat sa inyo and to family, sa mga anak ni Sir Diego dyan sa California.
sa ay sa California ba o San Diego? Ay, hindi pala, pangalan lang ni Sir Diego 'yon. So, 'yan sa Amerika. Yona ay wala, General America. So, 'yan. Shout out din kay Ate Susan Peralta, yung pong si in-upload ko sa YouTube kanina, doon po sa bahay nila kami nag-Bible study last Saturday. So, napakabuti ng Panginoon at pinagpapalaya ng Panginoon si Ate Susan. And I know na we are answered prayer na tayo, but we are waiting for the perfect time of the Lord, no? So, shout out kay Ronaline Similiano Olor. Yan, mga kasama namin sa Bible study dyan, sa ano, dito, sa kapitbahay nila Ate Susan. Shout out dyan sa kayla Ate Minchi. Yan, sa mga anak niya, no? Na tumanggap din kay Lord nung nakaraang ano pa. So, hindi lang natin na, ano, kasi nga, bago pa yung ating, ano na, pag-upload. So, shout out kay Elvera Ramos Bugtong. Taga, ano po yan? Siya, mga pamangkin ko at mga pinsan ko dyan sa Isabela, sa Cordon Isabela. So, nanonood po yan, mga pamangkin ko. So, God bless sa Bugtong family and Ramos family dyan, sa mga anak ni Uncle Linggo, mga insan ko na hindi ko pa gaanong kilala. So, we thank you for supporting here. At sana ay mag-watch kayo lagi dito sa ating sa ating Bible studying. At sana ay makapunta rin kami dyan for the perfect time sa inyong lugar sa Cordon Isabela. Yan. Thank you sa aking pinsan din nag-watch, Lilibet Conor Mariano, no? Kahit dumaan lang siya, no? Sabi niya, so replied today. So, thank you, Insan. From Barangay Bangko, Maria Aurora to. Si Lilibet Conor Mariano. Pinsan ko to. This is my third cousin. And I think, konsyal siya ng Barangay Bangko. Shout out sa mga taga-Barangay Bangko dyan. No? Ang Barangay Bangko po, dyan ako pinanganak, dyan ako lumaki. No? So, God bless sa mga taga-Barangay Bangko, Nisisito family. Yan, shout out din sa aking kapatid, si Roger Nisisito Ramos from Dagupan City. God bless whole family mo, bro. So, we love you. Thank you. Always visit me here in Bible study, no? So, ako, di ko kayo nakikita. We miss you all. But, ang Lord nakikita niya kayo, even ang mga puso nyo. Yan, shout out kay, ano? Kay, ma'am, Lynn Ortiz Butcon. Si Ma'am Butcon po, principal po yan ng ano, ng Bagong Tanyag. Bagong Tanyag Integrated School. Wow. Congratulations, Ma'am, for the successful of integrated, no? Shout out din kay Pastor Arnel. Ito po sila, Ma'am Butcon, ay ginagamit sila sa Agape Church kay Pastor Romel Guevara. So, shout out sa mga taga-Agape dyan. So, God bless you all po, mga taga-Agape. God bless din po sa ministry nyo, ma'am. Shout out kay, ano, kay Celeste Luis Asarcon. Yan. So, God bless. Yan, shout out kay Ma'am Los Biminda Pereña. Yeah, thank you, ma'am, for visiting here once again. Si ano po yan, yung si Ma'am Pereña, kagalang-galang po yan ng mga DepEd tapat staff, no? Supervisor yan, no? God bless, ma'am. Sa Pereña family dyan, no? Naimbag nga malam yung amin. So, God bless po. Shout out din kay Mary Tabayunyon Ramos. Yan. Insan Mary Tabaronron at Tabayunyon Ramos. So, God bless sa inyong clan dyan. So, God bless. Yan. Shout out din kay ano, Sherdan Jake Malyo. Yan. Taga de Pacola Aurora. Si Sherdan Jake Malyo. I think Malyo, mga ano namin dyan, ka-relatives namin dyan sa de Pacola Aurora. So, shout out. God bless po sa inyo. So, shout out din kay ano, kay Clime Eva Tampol. Yan. Sa Tampol family.
So, God bless sa inyo. Shout out kay Joel, kay Jabez, kay Jeremiah, kay Pikay, kay Jenica, ay no, Janela, sa kay Jomar. Oh, yun. Perfect. So, shout out kay Ma'am Merkel Escobal, ang masipag na teacher ng empty teacher ng SBS Elementary School. Wow, shout out kay Sir ano? Kay Sir Edsel. Yan. Masipag na teacher ng MRT MHS. You're always welcome here, sir. Yan, mag-best friend po yan si Sir Edsel saka si Sir Tonton, no? Talagang mga supportive staff yan ng ating school. So, God bless you, mga sir. Yan. Shout out din kay, ano, kay Aileen Barciliano, kay Ma'am Ay. So, shout out kay Ma'am Ay. God bless, ma'am. Teacher din po yan at staff ng faculty staff ng ano ng MRT MHS. Sabi, napakasarap pagluto niyan ni Ma'am Ay. Lalo pagka yung mga ginataan saka mga ano, oh, sarap pagluto. So, God bless ma'am, Ma'am Ay and faculty staff ng dyan sa office. Sila Ma'am Pauline, sila Ma'am Lim, yan, sila dyan. So, shout out sa inyong lahat. Shout out din kay Nicole Escobal. Yan. So, si Nicole, Boss Nick. So, ito po yung aming tagabili ng cake pagka my birthday. No? Pinagpala ni Lord yan. So, God bless Nicole Escobal. Shout out din sa aking puging anak, si Lord Sanray Ramos. My one and only son. So, I love you and shout out to my one and only love, my boss and my wife, my Lilibet Escobal Ramos. So, yan. So, thank you for watching. See you tomorrow. Invite you tomorrow, 7:30 evening, our midweek service. Ang inyong lingkod po, ang gagamitin muli ng Panginoon. So, we are very excited for the another blessings of the Lord tomorrow. So, see you tomorrow. God bless you. God bless your family. And God bless us all. Bye-bye po. God bless your family.